Magandang araw sa inyo. Welcome po sa isa na namang episode ng ating online series ni Inang Pamantasan, kung saan ang pagkatuto ay walang hanggan, ang PNU Talks. Ako nga pala si Professor Marites A. Balot at ako ang inyong learning from home buddy sa episode na ito. Ngayong araw ay tatalakayan ko po ang plant therapy. Bago po tayo magpatuloy, i-comment ang inyong mga katanungan at mga kuro-kuro tungkol sa ating episode ngayong araw. So kagaya na sabi ko po, ako po ay faculty ng PNU North Luzon. At ako po ay nagtuturo ng Prof. Ed courses. At mahigit pong 2 dekada na po akong nag-work sa Office of Student Services. So ang aking pong topic ko ay pinamagatang plant therapy. Okay, ano po ang pakiramdam ninyo kapag nakakakita po kayo ng magagandang bulaklak o mga halaman? Plantita o plantito ka na ba? Okay, narito po yung mga expression madalas natin marinig. My plants are my stress relievers. Kulang ang araw ko kung di ko makita ang aking mga halaman. Plant is life. Okay, kapag sinasabi niyo po ang mga ito, marahil po ay talagang patungo na po kayo sa pagiging plantita o plantito. So, sa umagang ito, pag-uusapan po natin kung ano itong tinatawag nating plant therapy. So, what is plant therapy? What is its theoretical basis? What are the benefits of plant therapy? And how do we start with the therapy? So, plant therapy is also known as horticultural therapy. And it is considered one area of creative therapies. Sa mundo po ng psychology or sa counseling, ang therapy po ay pinag-aaralan talaga at isa sa mga ito at nag-emerge at hindi lang naman po bago ay itong ang plant therapy o mas technical na tinatawag na horticultural therapy. So ano nga ba ito? Alamin pa natin. A process in which plants and gardening activities are used to improve the body, mind, and spirits of people. So this therapy is an effective and beneficial treatment for people of all ages, backgrounds, and abilities. So this is according to American Horticultural Therapy Association. So sa Amerika po talagang mayroon silang field na tinatawag na horticultural therapy. O isang technique among the creative therapies na ginagamit sa counseling session. In addition, people use the power of plants to help ease symptoms of mental illness such as depression, or they rely on plants or plant therapy to get through a stressful day, which is a natural solution to problems. Okay, so sa layman term, pag ang tao po ay gumagamit ng halaman o yung halaman po ang talagang pinagkakaabalahan niya para lang maalis po ang stress niya sa buhay, ito ay tinuturing nating natural solution to problem. Pero alalahanin po natin kapag therapeutic po kasi na session, talagang kailangan po natin ng isang expert dyan at dito sa Pilipinas, we just don't know if there are horticultural therapies, but for sure there are people who can facilitate this kind of session for us. Now, sa isang layman o karaniwang tao, kay madalas nga po nating marinig na ang halaman ay nakakatulong para maging maganda ang pakiramdam. So that is using plant
to ease the boredom or to get through a stressful day na sinasabi. At totoo nga namang nakakatulong ng malaki ang halaman o yung garden na meron tayo sa bahay o sa kapitbahay para sa ganun ay maibsa ng ating lungkot lalo na ngayong pandemya. So in this particular therapy, individuals may develop well-being using plants and horticulture. Okay, this is achieved by active or passive involvement. When we say active involvement, the person is actually engaged in planting or taking care of plants, or passive naman kapag nag-appreciate lang siya ng mga tanim or halaman sa paligid. But of course, this should be facilitated by someone else kasi nga therapy nga siya. So plant or horticultural therapy is the use of plants by trained professionals as a medium through which certain clinically defined goals may be met. Okay, so for example, a person has been diagnosed or has been assessed to be depressed or whatever is the finding of the psychologist or the counselor. So this counselor or trained professional makes use of plants as a medium only so that the goal of the individual will be met eventually. Okay. So the theoretical basis of plant therapy, in general, we say that plant therapy stimulates thought, exercises the body, and encourages an awareness of the external environment. So it's a mind and body thing, and at the same time, we add here awareness of the environment. So we have here a meme. Okay, about plant therapy. So what was the sole reason you came to plant therapy? Well, the client said, oh, to finally get to the root of all my problems. So ano ang goal ng client dito o ng individual? Oh, to finally get to the root of all his or her problems. Okay, so yun yung definition ng tinatawag nating goal. Ano ba yung goal ng therapy? So, yung therapist, tinatanong ano ang rason kung bakit siya mag-attend ng therapy o therapeutic session. So, usually, kapag sa psychological perspective, meron tayong mga session na tinatawag. Okay? Usually, ang general na hakbangin ay ito, merong opening and review, meron ng plant therapy or horticultural activity session, and then of course closing debriefing. So sa mga psychologists, mga counselor, familiar sila sa mga hakbanging ito, no, sa kanilang mga actual sessions with client or with individual na nag-undergo ng tinatawag nating therapeutic sessions. So ito yung pinaka framework niya. So there is a trained professional. Okay, living plants would be used as medium, okay, with a client who will work also with these plants so that he or she can achieve the goal. Okay? And the goal must be measurable, that is can be achieved also. Okay? Like for example, sasabihin lang ng client, gusto ko, ma-overcome ko yung anxiety ko or anxious ako. Gusto ko mabawasan yung aking anxiety. So in that case, i-arrange ni trained professional yung therapeutic session na kung saan mag-work with the plants ang isang kliyente. Ang kanyang kliyente. Pero syempre, hindi lang gardening yung dahilan kung bakit sila
magtatanim o maghahalaman o mag-appreciate ng halaman, kundi talagang ang pinaka-goal niya ay yung mabawasan ang depression, anxiety, o kung ano pang kondisyon ng isang individual o client. So this was developed by Ralph in 2005. Okay. Ngayon, sa layman naman, tayo na wala namang mga therapist, okay, actually, ang ginagawa po natin ay nagagarden lang tayo, nagahalaman, at yun ay pwede nating magawa sa ating sariling bakuran. At ang goal pa rin naman ay well-being. So bakit nga ba tayo nagahalaman? Kung minsan kinakausap pa ang halaman, hinahawakan, okay, at inaayos, anong pakiramdam pagkatapos? Makikita natin sa halaman na para silang sumasagot, no? Nagre-respond sa atin. At in the end, dahil nakita natin nag-bloom o di kaya naging robust, okay, ang pakiramdam po natin ay nagiging kaiga-igaya o magaan. Okay? So, yun yung sinasabi natin na talagang stress reliever. Okay? Ang halaman. Pero tandaan po natin, pag talaga pong therapy o plant therapy, kailangan po natin ng isang expert na magpa-facilitate with us. At hindi lang po tayo mag-isa. Pero sabi ko nga, kung layman nga at walang therapist sa paligid natin, ito yung mga makikita nating makakatulong sa atin, no, na talagang ang mga halaman ay makakatulong, makakabawas sa ating mga problema. Okay. So sabi, a garden is a silent loyal friend and a great listener. O palitan natin yan. A plant is a silent loyal friend and a great listener. Ina-absorb po nila yung ating mga problema. And so, much more na nagre-respond din naman sila. Okay. And of course, when they grow or when they become robust, it seems that they come alive, and so we are also inspired by the way they grow. So by nature, well-being can be derived from plants and the environment. So lahat ng mga nasa paligid po natin ay nakakatulong para makagaan ang ating pakiramdam, lalo na po ngayong medyo hindi kagandahan ang panahon at dahil may pandemya pang tayo. So we have this, ang mga kahoy sa paligid, the grasses, ornamental plants, vegetables, garden, yung mismong soil o yung ground. At lahat po yan ay makakatulong sa atin para magkaroon po tayo ng kaiga-igayang pakiramdam o yung tinatawag nating well-being. So tingnan natin, what are the benefits of using plants in therapy? So first one, it decreases stress. Okay, hastens the lowering of mental fatigue, nakakabawas po ng kapaguran, nakakapag-slow down ng ating heartbeat, nagpapababa ng ating blood pressure, at syempre, nakakabawas po ng anxiety or nervousness. Another, it decreases depression. Okay, walking around a garden relaxes the mind. Syempre, nakaka-release po tayo ng tension natin kapag tayo naglalakad-lakad. Touching the leaves or flowers of plants, sends positive energy to the person. Parang nade-derive po natin yung positive vibration mula sa mga halaman. Embracing a tree releases negative energy and helps absorb positive energy. Okay. Have you tried embracing a tree? Nakakagaan po ng pakiramdam ang yumakap sa isang puno. Okay. Now, improves memory. O, yung plant therapy, nakaka-improve daw ng memory. Paano nga ba? So, if we are surrounded by green plants, we have better focus, concentration, and sharp memories. O, bakit sharp memories?
Okay, nakikita po natin ang pagkakaiba-iba ng mga dahon. Okay, alam natin agad kung anong pangalan. So, imagine niyo po, oh, itong halaman na to, ito yung kanyang need, ito yung amount ng sunlight na kanyang kinakailangan. Ito yung klase ng potting mix na gagamitin kasi hindi po pwede yung basta-basta lang. So, yon. So, kapag may active engagement po tayo sa ating halaman, tayo po ay nagiging mas focused talaga. Okay, lower symptoms of post-traumatic stress. Yung mga nagdaan sa mga trauma, nakakatulong po ang mga tanim, halaman. Kaya nga po pag nagpapagaling pa lang ang isang tao, magandang ipasyal-pasyal sa hardin o nakaka-relax talaga ang sa hardin kasi may mga halaman doon na nakakapagbigay ng magandang pakiramdam. So, plant therapy encourages physical activity. So, hindi lang sedentary ang tao kapag siya ay engaged sa pag-aalaman. Ano po? Ano-anong mga ginagawa yan? So, cultivating the soil, removing dead leaves, making potting mix, repotting, weeding, walking around, grafting, harvesting, etc. So, lahat po yan ay physically engaging, although hindi naman siya mabigat, nakagaya ng ibang ehersisyo, okay, pero nakakatulong. So, lalo na po yung paglalakad na nakayapak, no po, yung paa-paa. Kasi parang ina-absorb mo yung positive energy ng ground. At kitatawag din po itong grounding, ano po. And so, hindi mo na mamalayan ng oras kapag nasa hardin ka na dahil tapos nagpapawis ka na. So, yun yung mga benefit. Mga sarap yung pakiramdam na nagpawis kasi parang na-release mo lahat ng toxin sa katawan mo. Six, lowers negative emotions. So, alam natin yung pakiramdam, ano po, sa patay, sabi nila, kapag may mga patay, maraming bulaklak. O bakit nga ba may bulaklak para sa patay ba yun talaga? Ang sinasabi po ay para daw sa mga buhay yon, mabawasan yung lungkot, nakakabawas ng lungkot yung bulaklak. Ngayon, sa pagmamasid naman ng mga halaman, nakakabawas din ng kung anumang tension meron tayo. O, pagsamyo sa mga bulaklak, touching the leaves, appreciating uniqueness, the uniqueness of plants, no? Sitting on the ground, walking barefoot, lahat po yun ay nakakatulong para bumaba ang ating negative emotions. Ito gives hope and meaning to life. O, pag tinagmamasdan po natin ang isang halaman na tumutubo, lalo na po yung halaman na hindi po natin inaakala na tutubo, ay tumubo pa rin, so makikita po natin yung pagnanais nito na mabuhay. At ma-inspire tayo doon. Observing the unfurling of its leaf. Yan. Bagong dahon, bagong pag-asa. Yan ang sinasabi ng mga plantita. Ibig sabihin noon, nakakabuhay siya ng isang nilalang. At yun ay yung halaman. Caring for life. Siyempre, dahil nakikita nating nabubuhay, pagpapatuloy nating aalagaan yan. At yun po yung tinatawag nating nagiging feeling responsible po tayo sa buhay ng isa pang nilalang. Okay, pangwalo po na benefit ng plant therapy ay ito po, it improves health and general well-being. Nilalabas po yung ating happy hormones kapag tayo po ay nag-aalaga ng halaman o di kaya ay nag-appreciate lamang ng halaman. Kasi nga po, merong interaction na tinatawag sa pagitan ng halaman at yung tao. At eventually, nagkakaroon po tayo ng resolution or action at yun ay tinatawag nating nurturing life or pag-aalaga ng isa pang buhay. Ninth, okay, it develops higher level of creativity. O isipin nyo na lang po kung anong creativity ang malilinang sa atin. Nag-isip po tayo na ayusin ang mga halaman, pagsamasamahin yung mga magkakakulay, o di kayang magkakatulad ang species na halaman,
Kagaya ng kung philodendron sila, you group them together. Kung sila naman po ay mga monstera, you group them together. O kahit po yung pagpipili po ng ano ng mga paso. Yan. So, lumalabas po yung pagiging creative natin. Pagdating dyan, yung pag-group ng mga halaman according to color. And so, nagiging creative talaga ang isang nag-engage sa plant therapy. At pansampo, ito po, it stimulates individuals to be more productive. Sabi nga po, kapag ang isang tao ay nag-work at may mga halaman sa kanyang paligid, mas lalo daw pong nagiging productive ang isang tao. At hindi lang yon, hindi daw sila madaling mapagod at hindi rin sila madaling nairita. So, napakaganda talaga ng effect ng plants sa buhay ng isang tao. Okay, 11, it improves self-esteem. Kung kayo po ay nakapabuhay na isang halaman o di kaya ay nakagawa ng isang garden, nakapagtanim sa garden, it gives you the feeling of sense of accomplishment. So, may nagawa tayong makabuluhan, kumbaga. So, lahat ng tao na nag-aalaman siguro ganito ang pakiramdam na sila ay may na-achieve dahil sila ay nagtanim at nakabuhay na isang halaman. Okay. Ito po, galing po kay Asano Miyake, sabi niya, horticultural therapy or plant therapy promotes healing. Yan. So ano nga ba ang nagagamot ng halaman o yung therapy na involve ang halaman? Ito po, there is that so-called healing of the body, emotion, and spirit. Okay, so sa pangkalatan po, ang benefits ng plant therapy or horticultural therapy ay ito po, categorized into 4, emotional, social, physical, at saka intellectual. Sa kabuuan po, plant therapy for well-being, ito po, so makikita po natin na ang ating ginagawa bilang isang tao, kaugnay ang mga halaman ito, ay nakakatulong talaga sa pagkamit ng well-being natin. So, hindi lang po physical, halimbawa yung makakuha tayo ng oxygen mula sa halaman, kundi kung minsan may mga food product din na galing sa halaman, kapag ito po ay ginamit natin o na-integrate sa ating katawan, nagkakaroon po tayo ng good physical well-being. On the other hand, kapag po tayo ay nag-observe, nag-nurture, o di kaya nag-share, nagkakaroon po tayo ng improvement of quality of life na pwedeng maklasify into mind-body well-being, emotional well-being, or social well-being. So, itong tatlong ito ay nagbo-boil down sa tinatawag natin spiritual well-being. So, ano po ang ways forward natin pagkatapos po nating malaman yung mga benepisyo na makukuha sa plant therapy? Kaya pwede po tayong magsimula siguro na hanapan din ng paraan upang tayo ay magkaroon ng magandang pakiramdam sa pamagitan ng mga halaman. Una pong pwede nating magawa, ito is start small. So, pwede po tayong magsimula sa isang halaman lamang, isang paso ng halaman at doon tayo magsimulang magtanim and then eventually alagaan, palakihin ang halaman, no? Okay. Hindi po ako naniniwala na may tao talagang hindi nabubuhayan ng halaman. Kasi sa palagay ko po, kailangan lang po na paulit-ulit lang na gawin para magkaroon po tayo ng pagkakataon na makapagpalaki ng isang halaman. At
yung halaman na yon ay ka-interact natin araw-araw, kinakausap natin, kunwari, makikita po natin na kapag sila ay nag-bloom, nag-grow, naging robust, okay, kanino po natin ina-attribute yung growth na yon? Hindi lang po yun sa sarili, sa halaman mismo, kundi mismo sa atin na nag-alaga kasi tayo po yung nurturer, kumbaga. Yan, so believe in yourself. Pangalawa, do plant or garden with someone. So, kung talagang ang therapy na ito ay susundan natin, kailangan po talaga natin na isang expert para gabayan tayo sa ating plant therapy session. Okay, dito po sa larawan, nakikita po natin yung mga matatanda na may nag-a-assist sa kanila. Okay, marahil sila yung facilitator or guide nila. And then, nakakatulong po yung interaction kasi hindi lang po kasi yung mismong halaman ang ka-interact ng isang tao na dumadaan sa therapy, kundi yung mismong therapist, okay, na nagpa-facilitate ng session. So, ang medium lamang po ay yung halaman. So, tandaan po natin, ang goal talaga ng therapy ay yung sinasabi kanina na ano ba ang goal ng nilalang. Gusto niyang mabawasan ang kanyang stress, gusto niyang bumaba ang kanyang anxiety, o di kaya ay sumigla siya. Kung yun ang mga goal niya, tutulungan siya ng therapist gamit ang halaman bilang means, okay, para matulungan yung individual. Okay, so ito ang sabi, let's root for each other and watch each other grow. Pangatlo, visit gardens. Oh, kahit may pandemya naman, may mga garden tayo sa bakuran siguro o sa kapitbahay. Minsan, sa pagiging abala natin, hindi na natin napapansin ang ating mga tanim sa paligid. Ano po? Pero ito nga, sa mindfulness activity natin, kailangan natin yung awareness na merong mga tumutubong, mga halaman sa ating paligid. Yung iba, maaring mga damo na pala pero hindi natin napapansin. Pero when we visit our garden, makikita natin maraming magagandang bagay na makikita doon. Mga buhay na mga bagay na tinatawag na nangangailangan din ng ating pagkalinga. At hindi lang pagkalinga, actually, pati yung tinatawag nating needs nila na unique. Like for example, kung masyado silang naarawan, kailangan po nating ilagay sila sa lilim. O di kaya ay na-overwater din. O, kailangan nating maging sensitive sa need nila. Kagaya ng pagiging sensitive natin sa pangangailangan ng isang tao. O, pang-apat po, ito, try peace. Yung mga plant parts po for relaxation. Ito, nakaka-relax talaga, no? Yung tanglad na ilalagay sa ano, sa isang pot, tapos lalagyan ng warm water, tapos yung naiinumin, nakakapagbigay po ng relaxation. At galing po yan sa halaman mismo. So, sabi nga, hindi lang for appreciation ang halaman, pwede rin siyang pagkain, pwede rin siyang pang-relax. Okay, so, beneficial talaga ang mga halaman sa buhay natin mga tao. Okay? So, sabi ng ating ano, therapist, don't go through life, grow through life. Sabayan natin ang halaman sa paglago, sabayan natin ang halaman na maging instrumento para tayo ay maging malakas, maligaya, masaya, at nakaka-inspire sa ibang tao. Okay. Tandaan ninyo, sa therapy, hindi po mag-isa lamang ang individual sa session. Kasama niya yung halaman, kasama pa niya yung therapist. And then eventually, okay, kapag tapos na po ang mga session, it's just the person and the plant. Then the plant will grow
and the person will also grow. Agyamana, thank you very much. Muli, ito po si Professor Marites A. Balot at sumainyo ang BNU Talks.